Gaano nga ba kalaki ang tsansa ni Naoya the Monster Inoue na burahin ang record ng ating pambansang Kamau na makamit ang pagiging 8th Division World Champion? Maraming boxing fans ang nagpe-predict na kakayanin daw ni Naoya the Monster Inoue na burahin ang nagawang record ng ating pambansang Kamau dahil nga sa pambihirang lakas nito at pagiging top 2 pound for pound king nito sa ngayon. Ngunit ano pa nga ba ang dapat pagdaanan ni Inoue bago niya maabot ang nagawa ng ating pambansang Kamau? 17 weight division ang meron sa larangan ng boxing at ginawa ang mga division na ito upang magkaroon ng patas at competitive na laban dahil alam naman natin ang risk sa paglaban sa mas malaking kalaban. Halimbawa, ang 50 kilo ilalaban mo sa 80 kilo na boksingero. Oo, masasabi natin mas maliksi ang mababang timbang. Ngunit ang lakas naman ng suntok nito ay hindi uubra sa mas bulk at malaki niyang mga kalaban dahil sa bigat nito. Ngunit ang malaki at mabigat na boksingero naman ay kapag nakatama sa magaan na boksingero ay siguradong may kalalagyan ito at malakas ang tsansa na ma-injured pati ang kalaban, kaya naman iniiwasan ng ganitong klaseng laban. Katunayan niya yan, ang ating pambansang Kamau nga ang isa sa nangahas na lumaban sa isang napakalaking boksingero kumpara sa kanya na walang iba kundi si Antonio Margarito na yayabang-yabang na patutulugin daw ang ating pambansang Kamau tapos ginulpi naman nung bandang huli at binansagang pambansang Kolokoy ng mga Mexicano dahil sa pagkatalo nito. Pero anyway, 165 pounds si Margarito noon samantalang si Pacquiao naman ay 147 pounds lamang. Napakalaking diferensya, halos 10 kilo mga kaibigan. Ngunit kinaya pa rin ng ating pambansang Kamau na talunin ito. Matapos niyang manalo sa division na yun, ay agad din niya itong binitawan dahil masakit nga daw sa katawan at suntok ng isang super welterweight. Balik naman tayo kay Inoue. Sa ngayon, 3 division world champion na siya mga kaibigan. At ito yung mga division na kailangan pa niyang akitin kung gusto niyang mahigitan o mapantayan ang ating pambansang Kamau. Anyway, marami nang sumubok na sundan ang yapak ng ating pambansang Kamau. Ngunit ang ending ay hindi nila kinakaya at natatalo sila. Hindi naman sa minamaliit natin si Inoue mga kaibigan. Oo, malakas siya, pero lulusot muna siya sa butas ng karayom bago niya malagpasan ang nagawa ng ating pambansang Kamau. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Maabot kaya ni Naoya the Monster Inoue ang nagawa ng ating pambansang Kamau? O matutulad siya sa mga ibang boksingero na naghangad, ngunit pumalpak?